mga barya na in demand sa mga collector, mga ka-altcoin buyer. At sigurado po ako na pag-aagawan to ng mga coin collector buyer. Kung interesado ka po dito, ay panoorin nyo po hanggang dulo. Pero kung hindi ka naman po interesado, ay pwede ka na pong mag next video, mga ka-altcoin buyer. Welcome po dito sa altcoin buyer. At sa video pong ito, i-share ko po ang mga in demand na mga barya na nakagisnan po natin na simula po na nag-umpisa tayo hanggang sa ngayon, mga ka-altcoin buyer ay in demand pa rin sa mga collector. So para po sa ating mga bagong viewers, ay magkuha po tayo ng ballpen at papel para ilista nyo po, dahil sa araw-araw po natin na encounter ng mga barya ay baka matsimpuhan nyo po ang mga barya na mataas ang collector's value. Okay po, mga ka-altcoin buyer. So ilista nyo po para hindi po natin makalimutan, mga ka-altcoin buyer. So umpisahan po natin, mga ka-altcoin buyer, sa 5 centimo. Ganyan po. Kung may mga naipon po kayo, mga 5 centimo, ay hanapin nyo po ay yung taon, year 2017. Yung pong 5 centimo na may butas, ganyan po. Kung may maipon po kayo ng mga 5 centimo na may butas, yan po ay hard to find, year 2017. Yan po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 100 hanggang 400 pesos, mga ka-altcoin buyer. Pero kung uncirculated condition po, pwede pa pong tumaas yan. Depende po sa coin collector. Pwede pong umabot yan sa halagang 500 to 600. Punta po tayo sa pangalawa, ay yung 10 centimo, mga ka-altcoin buyer. Ito po, tulad po nito. Hanapin nyo po ay yung year 1999. Year 1999 po ang hard to find sa 10 centimo. Ito po ay nagkakahalaga sa halagang 200 hanggang 300 pesos. Depende po sa coin collector na makakausap nyo, yan po ay pwede pang tumaas ng mas mataas pa sa 300. Pwede po umabot sa 500 kung ang coin collector na bibili sa inyo ay talagang gustong bilhin ang barya nyo. So dito po tayo sa 25 centimo. Ito po, mga ka-altcoin buyer. Sa 25 centimo, hanapin nyo po dito yung year 2006. Dati po kasi kami marami akong barya na ipon. Hindi kaya lang, napakahirap pong hanapin ng ganitong year 2006, mga ka-altcoin buyer. Hanggang sa naubos na yung barya ko, wala po ako nakitang 25 centimo na year 2006. Pero mayroon po nitong ginawa ang BSP. Napaka hard to find nga lang po. At pwedeng bilhin po ito sa halagang 5,000 pesos. Ito pong ganitong 25 centimo. Sobrang hirap po talagang hanapin ito. At talaga nga pong bibilhin ito hanggang 5,000. Kung talagang meron po kayo makitang ganito na 2006, i-comment nyo lang po, dahil kailangan ko po ng ganitong 25 centimo. 2006. Pwede ko pong bilhin yan sa halagang 5,000. Basta year po 2006. Opo, mga ka-altcoin buyer. At dito naman po tayo sa 25 centimo na yung bago. Ganito po. Ito po. Ito po yung 25 centimo na new generation currency o yung NGC. Baka po meron kayo nito. Ang hinahanap po natin nito ay yung year 2017. Napaka hard to find po nito, altcoin buyer. Ito po ay nabibili sa mga sinusukli sa atin, sa mga mall, mga drugstore. Pero ang hinahanap ko po talaga yung year 2017. Opo, mga ka-altcoin buyer. Napakahirap ding hanapin ang year 2017 dito sa 25 centimo. Hindi po year 2019, 20, year 2017 po ang hinahanap ko ditong hard to find coin. Pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 600 hanggang 800 pesos. Lalo na po kung uncirculated condition, pwede po itong umabot sa halagang 1,000 pesos. Hard to find coin po yun, mga ka-altcoin buyer. Lagi nyo pong i-double check yung mga hawak nyong barya. Baka nasa hawak nyo na pala, lalong lalo na po eh, may mga tindahan
or may mga alkansya dahil po maraming collector ang naghahanap ng mga hard to find coin kagaya po ng mga pinakita ko. So advice ko lang po sa inyo mga ka-oldcoin buyer, huwag niyo pong lilinisin dahil po nasisira po ang pagkabarya ng inyo pong hawak. Nagkakagasgas mga ka-oldcoin buyer. Hayaan nyo lang po kung ano nyo pong nakita nyo sa barya. Ganun lang po, hayaan nyo na. Ang maganda nyo pong gawin, ibalot nyo sa bulak, ilagay nyo sa isang kahon. Kagaya po nito, hawa ko. So, punta po tayo sa 1 peso. Year 2005 po ang hinahanap. Sa piso naman po, ang pinaka hinahanap po dito ay yung year 2005. Hard to find po yun, mga ka-oldcoin buyer. Naghahanap po ako noon. Yung uncirculated condition po, yung mga gandang klase, ito po year 2005, napakaganda pong condition yan, brilliant condition, ito po nakintab pa. Ito po yung mga nabili natin sa ating mga viewers, mga yung iba nakita natin sa mga ano coin hunting. Ay po, napakadami nating nabili. Ayan po mga nabili po natin yan. Ayan po mga maswerte po nakakita ng mga barya. Year 2005 po ang hinahanap natin. Mga ka-oldcoin buyer. Ito po mga 25 centimo. Meron po ako nitong 4 na peraso. Nabili po natin sa ating viewers. Mga ka-oldcoin buyer. Pag bumupunta po tayo sa mga ibang lugar, nakakabili po tayo. At pumunta naman po tayo sa 5 peso BSP series. Ang hanap, kagaya po nito. Ang hanapin nyo po dito sa 5 peso na to ay yung year 2006 mga ka-oldcoin buyer. Wala na pong iba. Pwede po umabot sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos or pwede pang tumaas. Depende po sa kondisyon. Hanapin nyo po ay yung year 2006 sa ganitong 5 peso. Hard to find po ito. Year 2006. Marami pong naghahanap na mga coin collector sa mga ganito. Year 2006. So, at punta naman po tayo sa 10 peso. Ah, teka, 5 peso muna na commemorative coin. Maraming nag-aalok sa akin ito. Ito po. Sa 5 peso commemorative coin, kagaya po nito, ito pong MacArthur Leyte Landing. Hanapin nyo po yung 50th anniversary. Ito pong hawak ko ay 70th. Yung 50th po ang tandaan nyo po. Isulat nyo po yung mga hinahanap ko, ay yung mga sinasabi ko na mga hard to find. Dito po yung 50th anniversary po ang hinahanap dito, mga ka-oldcoin buyer. At punta naman po tayo sa 10 peso BSP series. Dito naman po sa 10 peso BSP series, ang hinahanap po natin dito ay yung year 2009 mga ka-oldcoin buyer saka year 2007. Pwede po itong bilhin sa halagang 2,000 pesos. Opo mga ka-oldcoin buyer. 2007 at 2009 sa ganito pong 10 peso coin. Ito po nabili natin to sa isa nating subscriber sa halagang 2,000 pesos. Napakaganda po ng condition yan. 2007 po ito mga ka-oldcoin buyer. At 2009 hinahanap po natin. Yan po. Hard to find po. Hard to find coin po ito. In demand po ito sa mga coin collector. Siguradong pag-aagawan po yan pag may hawak kayo ng 10 peso BSP series na year 2007 at 2009. Ito pong iba na to. Yan po. Nabili po natin yan. Ito. Year 2007 at 2009 po yan. 10 peso. Yan po ang hinahanap natin. Napaka hard to find po yan. Pibilin po yan sa kahit umabot po sa halagang 3,500. Pwede pong bilhin yan. Basta magandang condition po. Mga ka-oldcoin buyer. Okay po. Kung makakita po kayo ng mga ganito, huwag po kayo mahihiyang mag-message sa ating FB page. Kasi naghahanap po talaga ako ng ganitong barya. Hanggang 3,500 po sa ganitong klaseng barya na 10 peso coin. Hard to find po ito. Okay po mga ka-oldcoin buyer. Maraming naghahanap ng ganito pero kukunti ang ginawa ng BSP. Tapos maraming naghahanap. Kaya po tumataas ang collector's value ng mga hard to find coin. Mga ka-oldcoin buyer.
Yun po yung mga end demand na ginagamit talaga natin mga barya. So, kung ikaw po ay bagong viewers, ilista nyo po lahat yung ating mga nabanggit na barya. At huwag nyo pong kakalimutan na ingatan po pag may hawak po kayo mga barya. Okay po mga ka-allcoin buyer. At pakipalaw na lang po sa ating FB page para hindi po, para maging updated po kayo sa ating mga video na ina-update po mga ka-allcoin buyer. Marami po mga coin collector na legit. Pasok po kayo sa mga coin collector group, allcoin buyer, mga coin collector groups. Doon po kayo makakita ng mga barya. I-post nyo po doon yung mga barya nyong hawak para po mas mabilis mabenta yung mga hawak nyong barya. Okay po mga ka-allcoin buyer, hanggang dito na lamang po. Sana po may napulot po kayong aral dito sa ating mga barya. Marami pong salamat.